Hier, ne? Yan siya. Boom. Siyempre, mas masarap yan. May kanin. Mmm. Ka. Ang lambot. Ang sarap. Nice. Today's episode, gagawa tayo ng isa sa mga sikat na street food, no? Although meron din to sa restaurant. Tinatawag itong Beef Pares. Yan. So, meron ding mami at meron partner yung Beef Pares na fried rice. So, gagawa tayo niyan mamaya. Kakailanganin natin ay ito, beef na kamto at yung brisket. Meron din siyang kasamang mga taba-taba para maging mas authentic. Yan talaga yung makikita mo doon sa mga parisan. So, kailangan meron siyang mga konting taba-taba. Kakailanganin din natin ng star anise, ginger, garlic, onion, soy sauce, sugar, cornstarch para sa ating pampas lapot o slurry. And then, ito naman para sa ating mami mamaya. Gagawa rin tayo. At yung ating toppings na scallion at yung garlic flakes, fried rice, mag-ano tayo mamaya ng konting egg para sa fried rice. Lalagyan din natin ng annatto oil yan at saka itong black pepper. So, tara, simulan na natin. So, ayan, no, nagpakulo na tayo ng water. So, ngayon, ang gagawin natin procedure ay maglagay muna ng ating beef. Palalambutin natin to. Ayan. Ayan. Tapos, isama tong ating mga taba-taba ng mata. Para talaga maging authentic siya, no? Ayan. Pakukuloy natin yan hanggang sa lumabas yung scum. Tapos aalisin natin yun. Hindi ko sinasama yun, ano? Siyempre, magyan din natin siya na yung ating ilalagay, mga buto-buto. Para talaga lalong, yan, kita nyo, no? Kunti-kunting taba. Para talaga maging masarap yung soup stock niya. So, ang titingnan natin, yung beef pares, talagang marami yung sabaw. Pag ano, yan ang kilala sa kanila. Pag humingi yung customer, meron silang maibibigay. So, kailangan maraming sabaw talaga. Ito, pakuloyin lang natin. Siguro, mga 2 oras, pinaka maganda para malambot talaga. Inislice ko na maliliit yung ating beef para mas madali siyang mapalambot kaysa dun sa malaki. No? Okay, let's go! Isayin na natin yung ano. Ito, maglalagay tayo ng annatto oil o chicken oil. Yan. Para may coloring siya ng konti. Rice. Tapos, lagyan na rin natin siya ng garlic. Ito ay garlic flakes, no? Pwede naman mag-isa kayo ng fresh na garlic bago nyo ilagay yung rice, pero ako nag-prepare na ako na mas maaga. Ayan, dagdag na natin yung egg. Ayan. Ayan. At lastly, black pepper. Sigyan din natin siya ng scallion o dahon ng sibuyas. Ayan. Parang mong pakulay ulit. Mix muna natin para mas maganda. Mix lang natin, ano? Hanggang sa mahalo lang natin. So, balik. Ayan, after 5 minutes, no? Tingnan na natin yung fried rice. Ayos. Ayan, pwedeng-pwede na to. Set aside natin ito para mamaya sa ating pares. Talagang ipapares natin ito.
Okay, ito man, lulutuin natin yung ating noodles para sa ating umami, no? Ayan. So, mga 5 minutes, 3 to 5 minutes lang. Pwede na to. Takpan lang natin, after mga 5 minutes, pwede na yan. A few moments later. Oh, ayan, balikan natin yung ating noodles, ano? Oops, pwede na to. So, nag-iwahiwalay na siya. Hanggalin na natin siya. Baka ma-overcook. Okay, so ayan. After 2 hours, malambot na yung ating beef. Yung mga tendons niyo. Ang kita niyo. So, pwede na po natin itong iahon, ano? Hanggalin natin yung mga laman. So, ito lang po. Lang natin to hanggang matanggal na lahat. Susutay na tayo ng ating para sa beef pares. Naglagay na ako ng oil dito. Igisa na natin yung ating garlic. Next, onion. Next, ginger. Yung ating star of the night. Star anise. Hindi naman night. Yan, mga 4 na piraso. Kailangan natin gisahin yan para lumabas yung essential oil. Mag-bloom. Lumabas yung mga yung amoy niya, yung aroma. No? So, mas maganda yan pag ginagawa natin yung ganyan. At syempre, lalagay na natin yung ating beef. Yan. Tapos, lagay na rin natin yung ating soy sauce. At dahan-dahan lang. Remember, madaling magdagdag kaysa magbawas. At yung ating soup stock. Yun. Boom. Opya. Diyan na natin. Tapos, isa pa sa distinct sa ating beef pares ay yung kanyang nilalagay na sugar. So, lagyan natin sugar. Depende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo, no? Sa mga ganitong parisan, usually talaga, medyo matamis. Okay, lagay na po natin yung slurry, no? Ito po, yung cornstarch and water mixture. Yan. Dahan-dahan lang, huwag naman na sumobra sa lapot, ano? Okay. Yung saktong lapot lang. Po, almost done na ito. Siyempre, talagyan ko ng konting additional aromatics. Yun, seasoning. Konti lang bago ialis. Yan. Ito po ay ready na. Ready to serve. Serve na po natin. Finish na yung ating ginawang beef pares. Yan. Meron tayo dito, no? Beef pares, beef mommy. Itong beef pares natin, pinarisa natin ng fried rice. At ito yung soup, syempre. Laging ganyan yan. Partner yan. Ang galing. So, parang doon yata na derive yung beef pares dahil sa soup. Pero kung mas meron kayong mga nalalaman pa, baka pwede nyo i-comment down below sa ating comment section. So, ngayon, syempre, ito na. Pagkatagal-tagal kong inantay. Tiki man time na. So, tikman na natin yung ating beef pares. No? Yun, no? Kita niya. So, focus natin konti. Yan. Yun, no? Yes! Yes! Yan siya. Boom. Siyempre, mas masarap niya kung may kanin. Mmm! And then fried rice. Mmm! Ang lambot. Ang sarap. Grabe. Nice. Hindi na lang ako magagawa sa bahay.
homemade, pero the best is the best. Sige, tara. Kung nagustuhan nyo to, asensya na kayo, puno pala bibig ko. Kung nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon, yung recipe, please subscribe and like, hit the notification bell, at mag-comment na rin kayo. So tara, kain tayo.